13 ng Hulyo, Lunes, 15 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa 12, "Huwag niyong isipin na dumating ako para magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi kapayapaan ang dala ko, kundi tabak. Dumating akong taglay ang paghihiwalay ng tao laban sa kanyang ama, ng anak na babae sa kanyang ina, ng manugang sa kanyang biyanan, at magiging kaaway ng bawat isa ang kanyang mga kasambahay. Hindi karapat-dapat sa akin ang mas nagmamahal sa kanyang ama o ina kaysa sa akin. Hindi karapat-dapat sa akin ang mas nagmamahal sa kanyang anak kaysa sa akin. At hindi karapat-dapat sa akin ang sinumang hindi nagpapasan sa kanyang krus at sumusunod sa akin. Mawawala ng kanyang sarili ang sinumang nagpapahalaga nito, at matatagpuan naman ito nang nawawala ng kanyang sarili. Kung may tumatanggap sa inyo, tinatanggap din niya ako, at kung may tumatanggap sa akin, tinatanggap din niya ang nagsugo sa akin. Kung may tumanggap sa isang propeta dahil propeta ito, tatanggapin niya ang gantimpalang bagay sa isang propeta. Kung may tumanggap sa isang mabuting tao dahil marangal ito, tatanggapin niya ang gantimpalang bagay sa isang mabuting tao. Kung may magpainom ng malamig na tubig sa isa sa maliliit na ito dahil sa alagad ko ito, sinasabi kong hindi siya mananatiling walang gantimpala." Nang matapos si Jesus sa pagtuturo sa 12 niyang alagad, umalis siya roon para magturo at mangaral sa mga bayan doon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Kung may magpainom ng malamig na tubig sa isa sa maliliit na ito dahil sa alagad ko ito, sinasabi kong hindi siya mananatiling walang gantimpala. Hindi dapat pinanghihinayangan ang pagtulong o paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Mali ang kaisipang nagsasabi na ikaw ay mawawalan kapag ikaw ay nagbibigay. Malinaw ang ipinahayag ni Jesus sa atin. May kalakip na gantimpala ang anumang mabuti na maaari nating magawa sa ating kapwa. Hindi ito dapat tingnan bilang suhol natin sa Diyos upang gantimpalaan niya tayo, sapagkat hindi kailanman nasusuhulan ang Diyos. Katulad nga ng sinasabi natin, kung ano ang itinanim ay siya ring ating aanihin. Gumawa ka ng kabutihan at tiyak na aani ka rin ng kabutihan. Sa isang banda, kung tayo man ay gumagawa ng kabutihan, nangangahulugan lamang ito na isinasabuhay natin ang ating pagiging mga anak ng Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng kabutihan. Nilikha niya tayo sa paggawa ng mabuti lamang. Pagsasagawa. Hindi kailanman nawawala ng tao sa mga sandaling nagbibigay siya sa kanyang kapwa sa ngalan ng kabutihan. Sa pagbibigay, ang tao ay tumatanggap. Napatunayan mo ba ito? Napatunayan mo ba ito sa buhay mo?